Ang mga kabihasnan sa Asya ang nagsilbing daluyan ng mga pag-unlad ng pamumuhay, hanap buhay, teknolohiya, kultura, politika, edukasyon, at relihiyon sa mga sumunod na henerasyon ng lipunan sa daigdig. Sa mga ilog lambak nagsimula ang mga kauna-unahang kabihasnan ng Asya, mga lupaing naangkop sa pagsasaka upang makapagtanim at maging permanenteng panirahan. Sa Mesopotamia na nasa pagitan ng Tigris at Euphrates, namuhay ang mga Sumerians. Huanghe na nasa China umunlad ang pamayanang Shang. At sa baybayin ng Ilog Indus, nagsimulang bumuo ng permanenteng panirahan ang mga Indus. Nalinang ang mga kasanayan sa iba't ibang larangan na nagpaunlad sa kanilang pamumuhay. Sa mga ilog na ito hinarap ng mga sinaunang tao ang hamon ng kalikasan upang mabuhay. Halina't tuklasin naman natin ang naging kasaysayan at katayuan ng mga kabihasnang itinatag o nabuo ng mga unang Asyano. Unahin natin ang kabihasnang Sumer, na umusbong noong 3500 BCE hanggang 3000 BCE. Ang kabihasnang Sumer ang itinuring na pinakamatanda at pinakaunang kabihasnan sa daigdig, dahil kinilala ito bilang unang sibilisadong lipunan ng tao na nangibabaw bunga ng marami nitong kontribusyon sa daigdig. Ang Mesopotamia ang kinilala bilang Cradle of Civilization, dahil dito umusbong ang unang sibilisadong lipunan ng tao. Matatagpuan ang Mesopotamia sa gitnang silangan na tinawag na Fertile Crescent o Iraq sa kasalukuyan. Ang Fertile Crescent ay isang arko ng matabang lupa, na naging tagpuan ng iba't ibang grupo ng tao mula sa Persian Gulf hanggang sa dalampasigan ng Mediterranean Sea. Ang salitang Mesopotamia ay hango sa salitang Greek na Meso at Potamos, na ang ibig sabihin ay pagitan at ilog. Kung katangian pisikal ang pag-uusapan, ito ay lambak sa pagitan ng ilog Tigris at Euphrates, na kung saan ang mga ilog nito ang nagsilbing hanggana ng kanilang nasasakupan. May bundok sa hilagang bahagi, tubig sa silangan at kanluran, at desyerto sa timog. Ang mga mahahalagang lungsod ng Sumer ay ang Ur, Uruk, Eridu, Lagash, Nippur, at Kish. Ang pamumuhay sa Sumer ay nakasentro sa agrikultura at kalakalan. Sila ay sumasamba sa maraming diyos at diyosa, kaya ipinatayo ang templong Dambana, na tinawag na Ziggurat, bilang pagbibigay karangalan sa kanilang mga diyos na nagsisilbing panirahan nito. Ang mga bayan ay may kani-kanilang pamumuno na hindi nagkakaisa, kaya madalas ang digmaan sa pagitan ng mga bayan. Nagkaroon sila ng sistema ng pagsulat na tinawag na cuneiform. Ito ang pinakamahalagang kontribusyon ng Sumerian sa kabihasnang pandaigdig. Kasunod nito ang pagkakaroon ng mga scribe na tagatala o tagasulat ng mga pangyayari sa pamamagitan ng pag-ukit sa mga clay tablet na naging basehan ng mga historiador ng eksaktong petsa kung kailan naganap ang isang pangyayari. Ang pagsulat nila ay isinasagawa sa clay tablet gamit ang pinatulis na tangkay o damo. Ang salitang cuneiform ay galing sa salitang Latin na cuneus, na ibig sabihin ay sinsel, at forma, na ibig sabihin ay hugis. Sa pag-unlad na ito sa sining na tala ang mga mito, mahahalagang tradisyon, epiko na naging katibayan ng kanilang kabihasnan. Isang patunay nito ang Epiko ng Gilgamesh. Ang Epiko ni Gilgamesh ay isang panulaang epiko mula sa sinaunang Mesopotamia na madalas ay itinuturing na pinakamatandang umiiral na dakilang likha ng panitikan at ikalawang pinakamatandang teksto sa relihiyon, sumunod sa mga teksto sa piramid. Tunghayan naman natin ang mga ambag at kontribusyon ng kabihasnang Sumer. Ang mga Sumerian ang sinasabing pinakaunang gumamit ng gulong sa pagdadala ng mga kalakal nila sa ibang lugar. Paggamit ng potter's wheel sa paggawa ng banga. Paggamit ng araro sa pagtatanim. Paggamit ng arco o arch sa kanilang istruktura upang mapanatili ang tibay nito. Ang sistema ng patubig o irrigation para sa kanilang pananim.
Natuklasan din ang paggawa ng mga palayok at paggamit ng perang pilak. Sumunod na natuklasan ang paggamit ng lunar calendar pati na ang decimal system. Ito ay mga patunay na nagkaroon ng pag-unlad ang kabihas ng Sumer. Subalit sa kabila ng kanilang kaunlaran ay hindi maiiwasan na may mga grupo na naiinggit sa natamo nilang pag-unlad, dahilan upang sakupin ang kanilang lupain na nakapagpabagsak sa kanilang kabihasnan. Samantala, ang kabihas ng Indus naman ay itinatag noong 2500 BCE hanggang 1600 BCE. Ito ay matatagpuan sa timog na bahagi ng Asia. Tinatawag din itong Subcontinent of Asia. Ang katangiang pisikal nito ay may lambak ilog ng Indus River o Indus Valley. Tulad din ng ilog Tigris at Euphrates, ay umaapaw din ito taon-taon dahil sa pagkatunaw ng yelo sa Himalayas na nag-iiwan din ng banlik na nagpapataba sa lupaing agrikultural nito. Ang banlik ay mabuhabuhangin na lupa na magandang taniman. Ang Indus ay hugis na pabaliktad na tatsulok. May nagtataasang bulubunduki ng Himalayas sa hilagang bahagi ng rehiyon ng India. Kinilala ng mga arkeolohiya ang kabihas ng Indus na isang organisado at planadong lipunan. Ito ay dahil sa natuklasang dalawang lungsod, ang Harappa at Mohenjo-Daro, na pare-pareho ang sukat na bloke ng kabahayan na may sentralisadong sistema ng kanal sa ilalim ng lupa. Ang pangunahing ikinabubuhay ng mga mamamayan dito ay pagtatanim ng palay at gulay, gayon din ang pag-aalaga ng hayop tulad ng kambing, baka, at tupa. Sila ay mahusay rin sa larangan ng kalakalan na ilan sa kanilang produktong kalakal ay tela, palayok, at kasangkapang metal. Ang sistema ng pagsulat at wika ng mga Indus ay tinawag na Harappa Pictogram. Ang pictogram ay larawan na sumisimbolo sa salita o mga salita. Ilan sa mga naging ambag o kontribusyon ng kabihas ng Indus ay ang sistema ng patubig o irrigation, sistema ng pagsulat at pagtimbang, paghahabi ng tela at paggawa ng kasangkapang metal. Hindi naging malinaw ang paglaho ng kabihas ng Indus dahil walang bakas ng digmaan. Ipinalagay na maaring may matinding kalamidad na nangyari dito. Tunghayan naman natin ang tungkol sa kabihas ng Shang. Ito ay sumibol noong 1700 BCE hanggang 1200 BCE. Matatagpuan sa silangang bahagi ng Asia sa bansang China. Umusbong ito sa lambak ilog Huanghe o Yellow River. May Gobi Desert sa hilaga, bulubunduki ng Himalayas sa timog kanluran, South China Sea sa timog silangan, at Yellow Sea sa silangan. May dalawang ilog na pinakamahalaga sa China, ang Changjiang o Yangtze River at Yellow River o Huanghe. Naging tagpuan ng kabihas ng Shang ang ilog Huanghe na tinawag ding Yellow River dahil pagkatapos ng pagbaha, ang tubig nito ay nag-iiwan ng loess o dilaw na lupa na nagsisilbing pataba sa lupaing agrikultural na malapit dito. Ang taunang pagbaha sa ilog na ito na kumikitil ng maraming buhay, ay pinaghandaan ng mga tao dito sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga halaman, nakokontrol sa tubig pati na ang paglalagay ng mga dike. Sinasabing noong 2000 BCE, ay may naninirahan ng mga tao sa lambak ilog ng Huanghe, may mga pamayanang umusbong dito bago ang kabihas ng Shang. Ito ang kalinangang Yangshao at Longshan. Isa sa mga gawain ng Yangshao ay paggawa ng mga tapayan. Mas nahigitan at napaunlad ito ng Longshan sa pagkakatuklas ng Potter's Wheel. Masasabing ang Longshan ang transisyon patungo sa panahon ng kabihas ng Shang. Ang pamilyang Shang ang naging makapangyarihan at sila ang namuno sa lambak ilog ng Huanghe. Ang pangunahing ikinabubuhay ng mga mamamayan ng kabihas ng Shang ay pagtatanim. Napakahusay din nila sa larangan ng kalakalan. Nakikita hanggang sa kasalukuyan ang kanilang kahusayan dito. Ang istruktura ng kanilang lipunan ay isang piramid, na kung saan ang hari at kanyang pamilya ang namamahala sa lipunan. Ang ikalawang bahagi ng lipunan, ay mga aristokrata na nagmamay-ari ng malalaking lupain, at ang panghuli ay mga manggagawa. Naiiba ang tungkulin ng hari sa kabihas ng Shang sa tungkulin ng hari sa kabihas ng Indus at Sumer. Dahil ang hari ng kabihas ng Shang ay may tungkuling politikal, hindi lang panrelihiyon.
Ang pagsusulat ang naging importanteng bahagi ng kulturang Tsino. Calligraphy ang sistema ng kanilang pagsulat na nagsilbing tagapag-isa sa mga Tsino. Ginamit na simbolo ng pagsulat ang mga oracle bones. Kung tayo ay May 28th na alpabeto, ang calligraphy ng kabihas ng Shang ay binubuo ng 3,000 na simbolo o character. Kung titingnan ay parang napakahirap sa uluhin o tandaan. Ang ilan sa mga ambag nila o kontribusyon ay ang sistema ng pagtatanim, sistema ng patubig o irrigation, kasangkapang yari sa bronze, seda, at porselana. Dahil ang mga kabihasnan ay umusbong sa mga ilog lambak, kailangan nilang gumawa ng paraan upang hindi sila magapi ng hamon ng kalikasan sa kanilang lugar tulad ng mga baha at kalamidad. Sila ay nagtayo ng mga dike o dike, at nagtanim ng mga malalaking puno at inayos ang mga daluyan ng tubig upang hindi pumasok sa kanilang pamayanan. Ngayon ay nalaman mo ang lahat ng impormasyon sa mga sinaunang kabihasnan sa Asya, ang kanilang pagkakaiba at pagkakatulad. Ganun din ang mga naging mahalagang ambag nito sa sangkatauhan. Maraming salamat muli sa inyong panunood. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa susunod pang mga video.